Yo, what's up, guys? Dito na naman tayo para sa isang panibagong video. Marami akong nakita sa comment section, yung first na ginawa ko na top speed dito sa Sniper 155, guys, ay may nakita kong mga nag-comment, nagre-request ng 14-48 na sprocket combination. Parang maganda kasi yung feedback ng 14-48 na sprocket combination. Kaya yun yung una kong hinanap, guys, para masubukan natin ngayong araw. Papagas muna ako dito sa my shell. So yan, guys, nakapag-gas na tayo. Tinanggal ko lang yung cellphone, guys, just in case baka sasabay sa top speed yung cellphone ko. Alright, ito first try muna natin, guys. Alright, 1, 2. So nagbuelo ako sa third gear. Alright, umabot na siya ng 125. So FYI, 14-48 po yung gamit natin na sprocket combination. Ayan, 14-48. So madali ko na abot yung 100, guys. So hindi ko lang alam kung ilang seconds. Ngayon susubukan natin ulit, guys. Ito yung ipupull natin dito, kasi mas marami kasi yung dumadaan papunta doon kaysa papunta dito, guys, pabalik. So ikot lang tayo, guys. Ikot lang tayo. Alright, ayan. So hopefully walang dadaan. Ito na, guys. Daming tricycle. Hindi ko nakita, guys, kung ilan yung nagawa ko. Ah, hindi tayo makapag top speed ng maayos dito, guys. Ang daming dumadaan. Okay lang. Try natin ulit hanggang makuha natin yung hinahanap natin. Alright, so sana walang masamang mangyari sa akin dito. Actually, guys, nakabahan ako every time na magka-top speed ako, guys. Noong nakaraang video kasi, hindi yun siya intended, or parang wala sa plano, guys, yung pag-top speed ko. So kapag kasi pinaplano natin, parang nakaka-nervous kasi, guys, eh. Chill muna tayo. So dito ata tayo magsisimula, kasi try natin doon. Balik tayo, guys. Doon tayo mag-start. So ano ginagawa ni sir? Oh my god. So ito yung pang third na gagawin natin. Alright, then i-review natin after natin mag-top speed, guys, yung 14-48. Ano yung epekto niya sa motor natin, guys. And okay, 1, 2, 3. Mamaya na tayo dadapa.
parang 135 yung nagawa ko, guys. Sana na-record yun. So, susubukan pa natin ng isa ulit, guys. Parang ngayon pa lang lumalabas yung adrenaline natin. Uy na, may truck. Kailangan maunahan natin ito, guys. Wait lang, babalik tayo. Babalik tayo. Maunahan natin yung truck. Maunahan natin yung truck. Daming butas, guys. Yeah. Pero at least malaki yung pinagbago ngayon ng kanyang top speed. Hindi ko alam kung nakayuko talaga si kuya or ganun talaga siya nagda-drive. Parang gusto ko pa ng isa. Nakaka-addict, guys. Grabe. Wait lang. Kaso may truck. Ito lang, hintayin natin. Magta-top speed lang tayo ng isa pang beses, guys. Then, i-review na natin kung ano yung mga side effect ng 14-48 na sprocket combination. Yeah. Yun, wala na itong truck, guys. Okay, tara. Ito tayo. And let's go. Mas maganda ata yung parang pangatlo, guys. Pangalawa ata or pangatlo. Kasi nakuha ko siya ng diretso. Yan, kaya sa umalo ng 135, feeling ko kaya niya pang umakyat. Nililimit ko lang yung sarili ko, guys, kasi maraming butas yung kalsada, kung alam nyo lang. So, maghahanap tayo ng car kung saan tayo pwede mag-review ng ating sprocket combination, guys. Subukan natin dito, guys. Nasa 4th gear yung buweno. Shit, malu-malu. So finally, nagawa rin natin yung top speed na gusto nila na 14-48 yung sprocket combination. Solid na solid itong combination, guys. Hindi ko alam kung bakit hindi ito yung standard niya. So, pero may dahilan naman kung bakit 14-46 yung kanyang combination sprocket na ginawa ni Yamaha. So, isi-share ko lang, guys, kung ano yung mga negative and positive na makukuha nyo dito sa sprocket combination. So, unang-una kasi, guys, yung sprocket combination na gamit ko dito is 14-43. So, ito nga pala yung positive na feedback ko dito sa combination na ito na 14-48. When it comes sa speed, masasabi ko yung arangkada ng every gear natin, guys, is nandoon yung hatak. Hatak talaga yung dala ng ganitong combination.
Then yung speed naman, madali natin makukuha yung top speed sa ganitong combination, guys. Kung nasubukan ko kanina nung unang try ko, mabilis ko siya nakuha ng 125 from short distance. So yun yung mga positive na masasabi ko dito sa combination na to. Isa pa guys, maganda rin itong ganitong klaseng combination kapag kayo ay parating dumadaan sa mga uphill, yan, paakyat, lalong-lalo na sa mga bundok, kung umuwi man kayo sa mga matataas na lugar. So perfect na perfect itong ganitong sprocket combination, guys. And isa pa, hindi mahihirapan yung angkas nyo kapag ganito yung sprocket combination na gagamitin nyo. So yung buwelo nya, no, kapag may angkas kayo, is swabeng-swabe pa rin, guys. So yung nakakalungkot lang dito, guys, yung negative effect nya dito sa sprocket combination na to is masyado siyang ma-vibrate, guys. So from lalo na kapag higher RPM na tayo, guys, masyado na siyang ma-vibrate. Saka may ramdam na ramdam mo yung vibration kapag nasa high speed na kayo, guys. Ayan. And isa pa, guys, sa mga negative effect nitong combination is feeling ko malakas kumain ng gasolina yung ganitong sprocket combination. So yan, guys, share ko na yung mga negative and positive na effect. So anyway, sa mga na-upgrade ko dito, guys, same pa rin naman, stock yung gulong, stock yung mags, yan. Pero yung ECU, guys, ay pinalitan na natin ng MBR1 na ECU, plug and play ito sa Sniper 155. So far, maganda naman din yung MBR1 kasi yung goal ko lang kasi ay matanggal yung kanyang limiter. So next time, guys, gagawa tayo ulit ng top speed. Magta-top speed tayo ulit. Ano ata meron dito? Magta-top speed tayo ulit. Papalitan natin yung kanyang exhaust pipe. Kasi sabi ng iba, kapag nagpapalit tayo ng loud pipe or naka-open pipe tayo, nababawasan yung speed ng motor. Hindi ko kasi alam, guys. Wala akong idea sa mga ganong bagay, no? Kaya susubukan natin gawin. Actually, last time ko pa to pinaplano na palitan ko ng exhaust na naka full system. Then titignan ko kung may pagbabago ba sa top speed. So wala pa akong time na magpalit, guys. So disclaimer lang, guys, hindi ako expert sa mga racing setup. Hindi rin ako expert sa mga ina-upgrade sa makina. Ito lamang po ay sinusubukan ko lang, no? Kung mayroon kayong mga idea about sa pag-upgrade or kung paano mag-upgrade para lalong bibilis yung ating makina, eh, pwede nyo i-share sa akin, guys. No, open naman ako sa mga suggestions nyo para masubukan natin yan sa ating channel. Okay. Natetemp ako, guys. Natetemp. So, tama na. Pwede na. Chill, bro. Chill. Dapat sa lahat ng bagay, guys, dapat sakto lang. Huwag natin sobra. Alright? Para safe tayo lagi. So that's it for today's video, guys. Salamat sa panonood and pag-suporta sa ating Mumunting channel. Alright? Sabay-sabay tayong aangat, guys. Sana po patuloy nyo lang po akong susuportahan. Ayan. Nagwiwingle pa yung aking manobela. Please like this video kung nagustuhan nyo yung ganitong mga video, guys. Subscribe na rin po, guys. Libre lang naman yan. And pwede nyo rin i-hit yung notification bell para updated kayo para sa susunod na i-upload kong video, guys. So dito ko na tatapusin yung aking vlog, guys. Medyo gutom na. Hanap muna tayo kung saan pwede bumili ng ulam.
sa bahay na lang kayo kakain. Oh my god. Please subscribe Wayne Motovlog. Chill out, peace out, bye bye.